Hello guys, welcome to my channel. So for today's video, I'm gonna share with you about my experience of getting a German residence. So if you're planning to move in Germany, or your husband is staying and working in Germany, or you're a Filipina married to a Polish citizen, so keep watching because this video is for you. So mag short story time muna tayo. Yun, hindi ko in-expect na mag-apply ng German residence dito and mag-move dito sa Germany kasi nga I'm married to a Polish citizen and sa Poland kami talaga for the past 3 years. Tapos way back last year, wait, nung pag-start talaga ng 2021, yung husband ko, yung asawa ko, pumunta siya dito sa Germany because of work. So hindi namin alam na magsistay longer siya dito, and at that time nasa Poland din ako, so parang nag LDR kami ng mga 1 year kasi nag-work ako sa Germany sa Poland. Gusto ko kasi muna tapusin yung kontrata ko bago ako sumunod dito sa kanya. Naghintay yung asawa ko ng mga 1 year, tapos nag-resign ako sa work ko, hindi ko na renew yung kontrata ko. And pumunta na ako dito sa Germany last year. Pero pabalik-balik lang din ako pa Germany and then uwi ng Poland. Hindi kasi pwedeng mag-stay dito sa Germany like long time kung wala kang legal papers. Even though meron akong karta po ito or residence card ng Poland, pero allowed lang kami magstay sa other Schengen area for 90 days. So, pabalik-balik ako ng Poland and Germany until this year. Mag-move na talaga ako dito and mag-a-apply ako ng residence. So, ito na nga guys. So, ito na yung mga requirements. Okay, so yung mga requirements na una, marriage certificate na naka-authenticate or naka-apostille. So, para hindi na kailangan na ipa-translate mo pa sa German language. Tapos, pangalawa, passport ID or passport picture, syempre. And next is valid passport, okay? And then, passport of my husband, kailangan din nila yon. Next is certificate of employment, employment ng asawa ko. So, siguro i-check nila yung income ng asawa ko and also if kaya ba akong buhay ng asawa ko dito. No? Next is proof of housing, yung rental agreement kung nagre-rent kayo ng bahay or apartment. Next is amildong, registration paper. So, para magkaroon ng ganito is kailangan pumunta sa citizen office or border bureau, yun yung tawag nila dito. So, kailangan pumunta dun sa office na yun. And kung nagre-rent kayo ng apartment, so yung landlord, maibibigay na paper and dadalhin yun sa office, ipapakita, magpaparegister kung saan kayo nakatira. Next is insurance. Okay, kailangan mo ng insurance. And yung fee na 37 euro, yun yung babayaran mo para sa card. So, yun yung mga requirements. So, pagkatapos, ginadred ko na lahat ng mga requirements. Nag-check na ako kung saan yung foreigners office nila dito or yung tinatawag nila na Ausländerbehörden na office. Search mo online. Tumawag ka, i-try mo magpa-set ng appointment or termin. Yung struggle lang dito is mahihirapan ka talaga kasi mostly hindi sila nag-i-English. So, kailangan mo makipag-communicate ng German sa kanila. Kahit basic lang, yung kahit gumawa ka ng sentence para maintindihan nila. So, okay na yun. Tsaka ito pa pala guys, kung isi-search nyo online yung foreigner's office, kung saan city kayo, yung iba, kung iche-check mo ganyang website, yung lumalabas is foreigner's office, pero wala, hindi ka makapag-set ng appointment doon online. Yung ginawa ko is pumunta ako sa website na to. Makikita nyo may services dyan. And then kung ano yung purpose ng ipapaset mo na appointment, din makikita mo sa ganyang website. Pero hindi ko alam kung ganito din sa ibang city. Pero i-check nyo lang.
May mga contacts and emails and numbers na sinong pwedeng tawagan para mag-set ng appointment. So, nag-email ako. And then, pagka next day, may nag-reply agad na, okay, may appointment na ako for next month. So, 1 month yung hinintay ko bago ako nakapag-submit ng papers. Sa araw na ng appointment ko, pumunta na ako ng office. Tapos, dinala ko yung lahat ng requirements na nag-gathered ko at yung nakita ko sa online. Pero, alam nyo ba guys, na yung taong nag-assist sa amin, yung lalaki, yung hiningi niya lang sa amin is yung marriage certificate namin, passport ko, passport ng asawa ko, then one picture, tapos yung amildong namin, yung registration paper. Yun lang yung kinuha niya. Kinuha niya lang yung marriage certificate, tapos nagtanong siya na kung kailan ba kami kinasal, chinet niya lang yun. Then, tapos sabi niya, okay, pasok daw sa office niya. So, doon, tinanong lang ako kung ano yung kulay ng mata ko, ano yung height ko, tapos nag-biometric na kami, and then binigyan ako ng paper na approve. Nagulat ako na, ay talaga, approve agad. Nagulat ako kasi nasa Poland, yung pag-apply ko ng residence, naghintay ako ng mga ano, sobra 1 year. Kaya nagulat ako, ay la, approve agad. Kasi nga sa Poland, iba. Pag-submit mo ng papers, kailangan mo maghintay sa next appointment naman para sa biometric mo. Tapos, maghihintay ka na naman sa decision kung approved or rejected yung pag-apply mo ng residence. So, nagulat talaga ako na at the same day, nag-biometric, tapos approve agad. Yun. Tapos, sabi ng lalaki na, maghihintay daw ako ng 5 weeks. After 5 weeks daw, meron daw kaming marireceive na letter. Pag na-receive na namin yung letter, tatawag daw kami para magpa-appointment ulit para kunin yung residence card. Pero ang maganda lang is, after 4 weeks, like, binibilang ko talaga, 1 week na, 1 week, 2 weeks na, 3 weeks na, ganun. Tapos 4 weeks, sabi ko sa asawa ko na, 4 weeks na nag-submit kami ng papeles. Tapos yun, sabi ko sa asawa ko na, check mo nga dun mailbox natin kung may meron bang mail na dumating. So, niya pagdating niya, sabi niya, merong letter para sa iyo. Ganun. So, chinek ko, yun na pala yun. So, ready na tayo yung residence card ko na i-pick up. So, the next day, tumawag ako. Sabi ko, kailangan ko ng termin ulit para i-pick up yung residence card. Nakuha ko at the same day nung tumawag ako. Tapos, yung 37 euro is, sa last na yun, yung if kukunin nyo na or i-pick up yun na yung residence card nyo, doon na kayo magbabayad. Tapos nang pumunta ako doon sa office, meron silang machine, may ibibigay sila na card sa iyo. Ipapasok mo lang din sa machine and then magbabayad ka. Then may resibo. Then bibigyan na nila sa iyo yung residence. Tapos yun na. Dali lang, wala nang kuskus balungus. Basta magbayad ka lang, bibigay nila agad sa iyo. Yun. So yun yung journey ko sa pag-apply ng residence card dito sa Germany. Walang kahirap-hirap, hindi ako na-stress. Hindi tulad nung sa Poland na grabe yung hintay ko. Worth it. Worth it yung 4 weeks. So, yun na nga guys, yun yung mga requirements. Pag mag-a-apply ka ng German residence dito sa Germany if you are married to other European citizens. Pero, diba, sinabi ko naman, ginadred ko yung mga requirements. Pero at the day ng appointment ko, yung kinuha nila is yung ito lang, hindi stressful. I hope it helps to other Filipina na mag-move dito sa Germany, especially if you're married to Polish citizen. Walang hassle talaga. Hindi ka masistress. I think it's the same thing sa other Filipina na nakasal din sa ibang lahi, hindi German. So, I think ganito din yung process nila. So guys, dito ko natatapusin yung video na to, and kung may mga ibang tanong pa kayo, just comment below lang and I'll try to answer kung may isasagot ako. So guys, kung bago pa kayo sa channel namin, please, alam niyo na kung anong gagawin nyo. So guys, see you next time. And yeah, ciao! Bye-bye! Pa-pa!